Na papagod? Oo. Pero yung salitang sumuko, ni minsan hindi sumagi sa isip namin yan. Sa nagdaang taong 2019, ay umabot sa 5,587 ang kabuuang populasyon ng aming barangay. At ayon sa sarili naming talaan, 1,600 na rito ay puro kabataan. Mga kabataang may iba't ibang pangarap, mga anyo ng pag-asa at iba't ibang paraan ng pakikipagsabayan sa bagong henerasyon. Mga pangarap na nais namin tugunan sa pamamagitan ng mumunti naming hakbang. Paano namin ito sisimulan? Sa loob ng 2 taon at kalahati namin paglilingkod, bilang leader nila, nagkandak ako ng leadership training. Inalam ko muna yung strengths nila, yung weaknesses nila, nang sa gayon, handa sila sa mga gawain at responsibilidad. Hindi ko nga makakalimutan yung lagi kong sinasabi sa kanila na sa kagustuhan natin maging magaling, nakakalimutan na natin ang magpakabuti. Sa paggawa ng project, may sinusunod kaming proseso. Hindi lang kami basta makagawa ng proyekto, maipost lang, mairaos lang, tapos-tapos na. Binibigyan namin ng bagong panlasa yung proyekto. Kami na yung bagong kabataan eh. Napaka-importante ng pagpaplano. Para yung pagdidesisyon, dapat para sa ikabubuti ng nakararami. Pangalawa yung consultation. Kinukonsult muna namin sa mga kapo namin kabataan, sa mga nakakatanda sa amin. Sunod na dyan yung pagde-delegate ng task, yung shared leadership, na napaka-importante yung pagtutulong-tulungan, pag-aambag ng ideas, pag-aambag ng talents ng bawat isa. Kasi pag inati-hating gawain, bumibilis at gumaganda yung kinakalabasan. Sunod na dyan yung information dissemination. Bawat bahay talagang pinupuntahan namin yan para ma-inform sila na ito yung proyekto ng sanggunyang kabataan na kailangan nyo mag-participate. Next yung implementation. Isa to sa mga crucial na part kasi dapat ma-implement mo yun ng maayos. Dapat andun yung participation at engagement ng bawat isa. Sa bawat natatapos namin proyekto, binabalikan namin yan. Nagkakaroon kami ng evaluation, saan tayo nagkulang, ano pa yung magagawa natin para mapaganda to, or nairaos lang, tinapos lang. Sa dinami-daming proyektong nagawa namin, ito yung ilan lang sa mga pwede namin ipagmalaki na nagbigay sa amin ng lubos na kasiyahan at inspirasyon. Yung Bottle Bricks, dahil doon, na-represent namin yung buong Cavite sa first most outstanding SK projects environment category. Yung SK San Mateo, isa sa mga national finalists. And nagbigay ito ng opportunity para makapunta kami sa Davao. Yung Bottle Bricks na to, isa sa mga sustainable namin project. Problema pa rin hanggang sa ngayon ang mga nakakalat na basura sa kalsada. Pero dito sa Barangay San Mateo sa Dasmariñas, Cavite, naisipan ng sanggunyang kabataan na tugunan ito sa pamamagitan ng Shoot the Bottle Project. Sa proyektong ito, kokolektahin ang mga bote mula sa Shoot the Bottle cages kung saan nasa 7 ang ipinesto sa buong barangay ng San Mateo. Kada 3 linggo ay kinokolekta nila ang mga bote at ibinibenta sa junk shop para sa pagbili ng mga ink at bond paper. Dahil hindi pa bukas ang karamihan sa mga printing shops, naglunsad sila ng libreng printing para sa mga estudyante at mga naghahanap ng trabaho. Yung Shoot the Bottle, nagbigay ito ng inspirasyon para maging resourceful kami. Bawat proyekto, binabalikan namin yan. Katulad nung binuo at binibining San Mateo kontra droga. Yung nanalong best advocacy, isinakatuparan namin yon sa pamamagitan ng performing arts group na tinawag naming Talentum San Mateo. Para sa amin, hindi naman kailangan ng malaking budget para makagawa ka ng magandang project. Nasa tamang pag-allocate at pag-utilize ng fund. Lagi namin kinoconsider yung low-cost or no-cost project but having a great impact. Kaya nabuo dito yung SK Welahan. Pero ang pinakita namin dito yung collaboration. Kasi yung mga teachers, mga trainers, talagang nag-extend sila ng help. I-offer ng free yung talents nila, yung skills nila. Yung main goal ng SK Welahan, yung ma-realize nila sa sarili nila na mahalaga ang may pinag-aralan.
Sa totoo lang, maraming nakahandang programa at proyekto ngayong taon. Pero may dumarating talaga sa buhay natin na hindi inaasahan. Katulad ng COVID-19. Kaya may mga proyektong naantala. Gumawa kami ng initiative. Namigay kami ng relief goods bilang tulong sa pamamagitan ng Sagip Ka Barangay. Sa bawat matagumpay na mga proyekto na ginagawa namin, hindi mawawala yung pagsubok. Dumating sa punto na kakasamaan ng loob. Normal yon sa isang grupo. May mga mabibigat talagang problema na kailangan humingi na kami ng tulong sa mga nakakatanda sa amin, sa mga may kakayahan na magbigay sa amin ng counsel para maayos yung samahan namin. Iisa kami, babalik kami sa commitment namin na maglingkod. Sa likod ng isang matagumpay na anak ay may mapag-arugang ina. Yung sa Mateo, tinuturing namin itong parang isang malaking tahanan na kami yung mga anak na sa bawat successful events namin, may mga sumusuporta sa aming mga nanay. Pagkatapos ng isang matagumpay na proyekto, paano nga ba kami magsaya? Simple lang, kumakain kami ng sama-sama kasi yun yung reward sa sarili namin. Madalas, ulamin namin pinakbet. Di ba iba't ibang gulay yon? Kami yon, iba't iba yung katangian namin, iba't iba yung ugali. Pero yung mga gulay na yun, kahit magsamasamahin mo yun, hindi mo yung matatawag na pinakbet kung walang bagoong. Yun yung commitment, yung respeto, tiwala, pagmamahal at pagkakaisa. Kung wala yun, hindi kami tatawaging SK San Mateo. At yun, ang sikretong sangkap ng aming tagumpay.